morning everyone! Welcome back sa aking channel, Christelicious 20. Ang aga ko ngayon magdadaldal. Kasi guys, kahapon diba gumawa na tayo ng pattern. So ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang pagtabas. Thank you nga pala Ma'am Irene Rososta sa support at sa interest niyong matuto ng pananahe at dun sa iba pa na nakitaan ko rin ng interest. Thank you sa inyo guys at lalo akong na-inspired na gumawa ng video about sewing tutorial. So, subaybayan niyo guys yung mga susunod ko pang videos. Pero ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung blouse para malaman na natin ang kalalabasan. Ito lang talaga yung aking fabric. So, ayan lang siya. Ayan lang kalaki yung aking fabric. So, magsisimula tayong magtabas ng ating back. So, ang back natin ay mula dito, papunta dito, doon sa maiksing part. So, ayan. Itupiin ko to para hindi ako maligo, guys. Yan yung pinaka-back ko. Ito muna ang uunahin natin. Guys, itong fabric na to ay stretch, so hindi na ako naglagay ng allowance sa katawan kasi nabanat naman siya. So, yung allowance lang yung ginawa ko. At since maliit yung aking fabric, gumawa lang ako ng half inch allowance. Pero guys, tatandaan nyo na pagka sa mga actual sewing na talaga, pagka blouse, maglagay kayo ng 3/4 to 1 inch na sewing allowance sa side. At saka yung iba na doon ay half inch kasi kung sakali mong sumikip sa katawan, mayroon pa rin kayong i-a-adjust. At ito nga ay dahil tutorial lang naman at ako lang din naman ang magsusuot, okay na lang din na ganito yung aking gagawing allowance dito sa side. So, lalagyan ko ngayon ng tax. Ito yung ating tax kahapon. So, ilalagay ko to para meron akong tanda. Yung iba guys, talagang ginuguhitan nila. Ako, tinutuldukan ko na lang guys kung saan yung pinaka point para kung saan ako liliko, kung saan ako titigil. So, yun lang. So, yung iba kasi guys, ginuguhitan talaga yan. Pero ako, so guys, harapan naman ang aking gagawin. So, pupold ulit natin to. Guys, yung ating harapan, kung maalala nyo ito, yung pangalawang line. So, ipupol ko ito para hindi ako magkamali. Yan. So, ganyan siya. Yan. Ito naman yung laylayan, yung pinakababa. So, patabasin ko muna itong laylayan. Dito sa pantay yung kabilang side. Tapos, mamakitan ko na lang ito. So, katandaan ko siya dito. Yan. Ganon din yung kabila niya mamaya. So, armhole. Yung susundin natin ay yung sa loob. Tulad yan. Na rin ako guys, maipakita sa inyo to kung ano yung magiging kalalabasan. Ang pakasimple lang ito guys. Basic lang muna tayo. Ngayon guys, dahil ang gagawin natin ay beef placket. So, kumuha lang ako ng hatchet. Ito lang siya. Gagawin ko ngayon guys ay bubuhitan ko itong pinaka, yung sa loob ha. So, bubuhitan ko yan. Kasi yan yung aking susundan. Ngayon, itong saliit,
yan, no? So, eto na siya, guys. So, ito yung guide natin. So, ayan siya, guys. Kung makikita nyo, ayan. So, dito tayo maglalagay ng blanket. So, gagawin naman natin ngayon ay ang kanyang sleeve. Ang init! Guys, ito naman yung sleeve. So, ayan. Yan. Napagkasya po. So, ayan. Titingnan silipin nyo. Ito, guys, ay doble na. So, doble, bale, nakapold siyang dalawa. So, isang pares na yan ng manggas. So, kabilaan na yan. Tabasin natin. Since may allowance na tayo dito para sa tupi, ang gagawin natin ay sakto na dito mismo sa abas. Tapos dito, lalagay na lang muna ako ng half inch kasi kailangan ko magtipid sa fabric. So, ayan na siya, guys. At saka, ito. Ito na yung magiging arm hole. Ayan. So, ayan. Para, guys, makuha natin yung center, maglalagay ako dito ng back. So, ayan siya. Tapos, bibiakin ko to, ha? Pupunin ko yung center na yan para makuha ko naman yung kanyang harapan. So, ito yung center nito. Ipantayin natin yan. Kasi yan, guys, pansinin nyo malapad pa siya. So, babawasan natin to para makuha naman natin yung harapan. Ito na ngayon yung magiging harap. So, kung mapapansin nyo siya, guys, ayan. Mas mababa yung harap. So, ayan. So, okay na tayo sa manggas. Ngayon, itong ritaso dito ay gagamitin ko sa collar mamaya. So, kailangan talagang tipirin. Ngayon, guys, ito ang gagamitin kong placket. So, maliit lang naman kasi yung placket. So, ito na lang yung aking gagamitin. Ayan. Okay siya. Guys, kukunin ko tong marking na to. Dito tayo kanina nag-cut. So, yan din yung kukunin kong marking. Ayan. Kasi pag-share. Reports lang naman yung aking gagawin. So, yan. May sewing allowance na rin ako dyan. Yung ating placket, yung lalagyan ko to later ng pelon at i-assemble ko. Ipapakita ko to sa inyo kung paano mag-assemble nito pa at paglagay sa body. So, dyan muna yan. So, itong remaining na fabric, guys, ito yung aking gagamitin sa collar. So, ito, maliit lang naman yung magiging collar niya. So, ito yung aking gagamitin later. So, pagkapasyahin ko talaga to siya, guys. Nga pala, guys, ako pag gumagawa lagi ng blouses, yung facing, yung placket, yung collar, laging ang ginagamit ko ay yung fusible pelon. Kasi, itinidikit yun siya, guys. Pinaplancha yun siya sa damit para dumikit. Kasi pagka fusible pelon yung gagamitin natin, gagamitin sa katawan, maganda ang lapat or maganda yung texture ng fabric kasi hindi siya naghihiwalay. Meron kasi yung mga gumagamit, guys, ng pelon na walang dikit kasi mas mura yun. Pero ako kasi, I don't care kung mahal or mura, basta ang quality. Kasi siya ng client. So, yun siguro yung aking pinapangalan. Siya nga pala, guys, bago ako magtapos sa aking video ngayon, nagpapasalamat ako sa mga mapatuloy na nagpapakita ng interest sa sewing. Kayo ang inspirasyon ko, guys, kung bakit ko ito ginagawa. Kasi kung ko talaga makapagturo ako kahit kunting kaalaman lang about sewing dressmaking. So, patuloy lang kayo, guys, manood at sisikapin ko rin makapagturo sa inyo step by step.
At siya nga pala guys, shout out muna dyan sa aking son-in-law, to my very supportive son-in-law, Michael Pham. Thank you so much. And sometimes you're translating Vietnamese language into Tagalog just to let me understand what they mean. So thank you so much, son. And see you around by, I think it's less than 3 weeks. See you here in Philippines and miss you all, Avhie and Angelo. Bye-bye.